mass is the amount of matter in an object. Tandaan nyo, ha? Yung amount of matter sa object, ay tinatawag natin mass. Then yung height, it is a vertical distance patayo relative to its position, yung point of reference. Directly proportional daw siya kay potential energy. Sir, bakit directly proportional ang mass tsaka height? Naalala nyo yung ating second law of acceleration. Nabanggit na doon yung relationship ng directly proportional. Pag sinabing directly proportional, pag tumaas yung isang value, tataas din yung isang value. Pag bumaba yun, dapat yung sa bababa. Ganyan dito. Kapag ang potential energy mo ay malakas, malamang yung mass mo, tsaka mass ng object mabigat, tas yung height niya mataas. Kung ang potential energy mo ay mahina lang, definitely yung object mo ay small yung mass, then yung height niya mababa lang. Tandaan nyo yun, directly proportional yun. Okay, this time, sample problem 1. Gamit kayo ng calcu para hindi kayo mahirapan. Ang mahalaga lang naman dito, alam nyo kung paano siya ginawa. Okay? Kasi kahit may calcu ka, kung hindi mo alam yung gagawin mo, walang kwenta yung calcu, tapon mo na lang yan. Okay? Okay, given, based from the problem, what is the potential energy of the hanging kite with approximately mass of 0.15 kg on a 5-meter height tree? Ibig sabihin daw, yung saranggola, sumabit. Gaano kataas? 5-meter high. Nakalift siya sa taas. Yung approximate mass kaya nung saranggola is 0.15 kg. Approximate lang naman yan. Hindi naman kukuha ka ng saranggola, titimbangin mo, kakalukuhan yun. Walang ganun. Okay? Ano lang sample problem lang. Okay, so anong mass natin? 0.15 kg, height is 5 meter. Buksa, unknown, PE. Formula, P is equal to MGH, solution. P is equal to, P is equal to 0.15 kilogram mass, height is 5 meter. Sir, saan ang galing yung 9.8? Kanina, sinasabi ko na kapag potential energy ang hinahanap, kaakibat na palagi si gravity. Kahit hindi na ipakita, ipapakita pa ba dyan? What is the potential energy of hanging kite with approximately mass of 0.15 kilogram on a 5 meter high? With the gravity, ganun. Hindi na yun. Okay. P is equal to mgh. O, syempre, ito na yung gamit ng calculus nyo. Multiplication, 0.15 times 9.8. Multiply nyo lang yung dalawa. So, yan yung sagot. Doon ako mag-specify sa unit para hindi kayo malito. Kilogram times meter per second square. Kilogram meter per second square. Then, times 5 meter. So, kung naaalala nyo ito, lalabas yung mamaya. Okay. Multiply 5 times yung nakuha nyo value rito. Ito yung magiging sagot. So, kilogram times meter per second square times meter. That will be, si kilogram meter per second square is newton times meter. So, multiply, yun yung sagot. Then, ang final answer nyo, ang unit is joule. Sir, bakit joule? Energy ang pinag-uusapan at ang newton meter ay parehas lang ni joule. At ang kilogram meter square per second square ay parehas lang rin ng joule. Okay? Yun lang yan. Next, another problem. How high must a sack of rice weighing 10 kilogram to have a 101 joule of potential energy? So, dito naman baliktad. Okay? Naalala niyo yung derivation natin. Dito nag-derive tayo. Dito naman ang tinatanong height na. Okay, height. O, PE given. May potential energy tayo, yung joule. 101 joule. And mass of 10 kilogram. Ang nawawala dyan ay height. Sir, gravity po ba nandyan? Yes, gravity nandyan.
Yan ang formula. O, derive tayo. Divide both sides. Cancel. Cancel solution. Cancel din to guys. Yan, cancel. So, ang solution natin kay height is PE over MG. Okay. PE natin is 101 joule. Divided by mass 10 kilogram multiplied by gravity 9.8 meter per second square. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, follow nyo yung PEMDAS. Parenthesis exponent multiplication. May parenthesis tayo pero walang operation sa loob. So, diretso kayo yung exponent. Wala namang exponent. So, diretso kayo sa multiplication. Ang multiplication dyan, itong dalawa. So, you have 101 joule. 10 times 9.8 yun yung sagot nyo. Sir, bakit yung joule dito naging newton meter? Ipapakita niyan para, ginawa natin yan para makancel natin yung unit. Okay? Kasi may hinahanap tayo. Pag height, ang unit natin dapat ay meter. Okay? Parehas lang naman yung newton meter tsaka joule. Multiply natin. Sir, paano po? Multiply nyo 10 times 9.8. Yun yung sagot dito. Then, ito, carry nyo na lang muna dyan. Pinalitan lang natin yung unit. Okay. Palitan nun din natin para ma-specify tayo. Pwede naman na yan. Pwede rin to. Para lang pinapakita ko yung iba't ibang option sa inyo. Okay. Ganun pa rin. Since, ano na, division na tayo. So, 101 kilogram meter square per second square, divide nyo kay product nito ng minultiply nyo. Divide nyo rin. So that may calculate kayong hawak. Cancel. Cancel. Yung second square. Cancel. Cancel. Okay. So anong nangyari? Makakancel yung kilogram meter per second square. May iwang isang meter dito. Yung naiwang isang meter, yun yung unit dito. Pwede rin to. Yung kilogram meter per second square, cancelin nyo na yan. Tapos, cancelin nyo si Newton. Kasi pares lang naman ng value yan eh. Ito, tsaka yan, pares lang yan. Pares lang yan dalawa. Cancelin nyo. Anong may iwan sa inyo? Meter. Kaya ang sagot nyo dapat ay meter. Okay, sundan nyo lang yung process guys. Yan, meter dapat ang sagot. Another problem. What is the mass of a bicycle with a kinetic energy of 80,000?